Gaming laptop ba hanap mo? Na worth only 10,000. Check mo to. Joke lang. 10,000 as down payment ah. Pero ang full price nito ay not even more than mga 45,000. This is one of the cheapest gaming laptops na meron ngayon si MSI. That is why we're gonna vlog it. Titignan natin kung anong maganda dito at pangit dito sa MSI GF63 Thin. So, dito may kita niya sa kanyang box na talagang may gaming accent and may, sa gilid may nakasulat na True Gaming. Once you open the box, it comes with the printed materials and meron din siyang mga kasamang mga screws and an HDD dock. It's a 2.5 SATA. So, ibig sabihin, baka meron pa itong 2.5 SATA kasi mga new generations ngayon parang wala na eh. Puro M.2 na lang eh. So, it comes with a charger that is 20 volts, 6 ampere, and 120 watts. So, this bag pala is actually a backpack. So, ayan, nakikita niyo sa video talagang okay yung kulay niya, it's color black. Now, about the appearance of this MSI GF63 Thin, no? Nagkaroon na tayo ng mga dating mga model na ganito na is color black and then you'll see there the aluminum brush on it. Ayan, may kita niyo kanyang MSI logo. Is parang medyo tinipid kasi meron kasi mga ibang MSI logo na talaga naka-emboss. Yung iba nga umiilaw eh. So, it's color black from everything. So, this is a 15.6 inch pero it does not have a numpad. May kita niyo sa kanyang keyboard, ayan, sa gitna, marami pang space sa gilid. Hindi ka tulad ng mga ibang gaming laptop na pag 15.6, may kasama ng numpad. May sticker ng i5 here and a GeForce RTX. And then dito sa kanyang mga gilid, of course, nandito ang kanyang mga ports. We got here the USB and then yung kanyang charger, a light indicator with its charging. And meron din siyang ports sa likod, but it's only nag-iisa, which is an HDMI. And then meron siyang fan na isa dito sa side na ito. On the other side of the ports, meron tayo ditong Kensington lock, an Ethernet cable, a USB 3.1, and then this is also a display port, dalawang USB 3.0 type A, and separate yung audio combo jack niya. Meron kasing tinatawag na combine na, kaya tinatawag na combo audio jack. But this one, si MSI, as I noticed, and even dun sa mga dati niyang model, naka-separate talaga yung earphones niya, pati yung microphone. So, ang tawag nila dito is MSI Thin. So, I'm not pretty sure na thin siya, kasi may mga mas maninipis pa dito sa laptop na ito. Anyways, ang kanyang height, no, is actually nasa 1 inch. Width is 14.1 inch, and the depth, 10 inch. The weight is 1.8 kilograms and the viewing angle of this unit is 100 so-so. Now, proceeding on the specifications kasi ito ang nagpabenta kay MSI. Complete model is MSI GF63. The processor of this unit is an i5 12th gen. That is 12,450H. So it comes with 8 cores and then 4 P cores and 4 E cores, total of 12 threads. Now, so we've actually done a comparison on i7 11th gen gaming laptop. May kita nyo dyan na mas mataas pa yung score nitong i5 na to compared dun sa i7 11th gen. And memory is an 8GB DDR4 and then the storage is 512 SSD. Kanina, meron tayong nakitang kit na 2.5 SATA. Mamaya, babaklasin natin ito. Titignan pa natin kung upgradable ang kanyang storage. So it's running a Windows 11 Home pero isa sa mga cons nitong unit na ito, wala siyang Microsoft Office na lifetime. Meron siya trial version. Pero gagawin niyo naman ang paraan yun eh. Ang kanyang display, this is a 15.6 Full HD 1920x1080. Ang aspect ratio ito ay 16:9 pa rin. Because, you know, some laptops already on 16:10. So, ito ang mga nasa 16:9 pa lang din. Refresh rate of this laptop is 144Hz. So, the higher the hertz, mas maganda, will reduce screen tearing every time that you play FPS or any games or even watching movies. Ang isa sa nagpabenta nitong unit na ito is yung kanyang video card. So, by the way, this is a dual graphics. It comes with Intel UHD graphics, which is yung kanyang integrated, while the dedicated is NVIDIA GeForce RTX 2050. Ngayon, itong RTX 2050 is parang mga katulad ng mga 3050, mga 1650, not 4050 ah, kasi 4050 is already 6GB eh. So, yung mga kanina ko sinabi, mga 4GB dedicated. Now, I was wondering before na bakit uso na yung 3050 and then all of a sudden, gumagawa ngayon sila ng 2050. It's because napansin nila na mas mura yung chipset ng 2050 compared kay 3050 since both of them are 4GB dedicated. Kasi si 4050 is a different level na eh, 6GB. If you're gonna match the 2050 to 3050, hindi gano'ng kalayuan ang kanilang performance. And yet, mas mura si 2050. But... Don't be an idiot! And
This is underneath the chassis. By the way, this is a plastic from everything. I see here na isang kanyang fan for gaming laptop. Isang fan? Yeah, magkaroon ng thermal issues to. Kasi normally, ang mga gaming laptop na dalawa yung mga fan nila. Probably, nagtitipid si ano dito, si MSI. Kaya isang fan, sama natin sa coils. However, ang nakita ko dito, dalawang kanyang memory slot. 8GB already installed. There's another free memory slot. And 512 is connected here. This is where the OS is. And there's a free storage, which is a 2.5 SATA. Ngayon, itong storage na ito, medyo old school. Kasi ngayon, puro M.2 na tayo eh. Kaya nga kanina, nung dun sa kanyang box, meron siyang 2.5 SATA kit. In case na gusto niyo mag-add ng SSD or HDD. The Wi-Fi card is here. And there's two speakers, battery. Just to sum it up, pwede ka pa mag-add ng extra memory and an extra storage. This laptop comes with a 1-week replacement and a 2-year MSI warranty. Ay, by the way, so congratulations nga pala sa winner nitong dalawang Hydrate Spark. The last question for our last video. Bakit tinawag na Lenovo ang Lenovo? Probably some of you, ginugil nyo. So naghanap na lang tayo ng mga pinakamalapit na sagot. So congratulations sa inyo. If you see your name in there, messages on Viber, padala namin itong Hydrate Spark. And after this video, mamimigay naman tayo nitong MSI doll na ito. Okay, there's actually no questions. Doon sa mga random tao na naka-like and subscribe doon sa page namin. That's why please do like and subscribe. Baka ikaw manalo dito. Alright, now let's talk about the cons of this MSI. Pag-usapan na muna natin yung kanyang video card, which is only 2050. Sana man lang ginawang 3050. Well, we understand na mas mura ang 2050, pero mas mataas ng onti kasi si 3050. But about pricing, syempre mas mura si 2050. So, another cons on this unit, says they're thin, but does not look like a thin laptop. Pero, I did see before gaming laptops na sobrang nipis, no? Now, isa sa mga cons ng unit na ito, yung kanyang fan. Isa lang ang kanyang fan. Normally, for a gaming laptop, we're expecting sana dalawa yung fan. Baka magkaroon ng mga thermal issues to in the future. Let's talk about the pros of this laptop. Number one, yung kanyang price. This is only for 40,000. And, isa to sa mga bestseller ni MSI. Ang dami-dami customers na bumibili ng laptop na ito. Kasi it's really ideal sa mga estudyante or yung mga 3D rendering or AutoCAD or even playing games. If you're a gamer and naghahanap ka ng laptop pero kulang sa budget, bagay na bagay sa inyo to. Katulad na sinabi ko, 10,000 lang, di ba? Down payment. Isa naman sa mga pros ng unit na ito, upgradable ang kanyang memory, meron pang one free memory slot, and then there's also a storage. Pwede ka magdagdag ng HDD or SSD. Marami na kaming customers na bumili nitong unit na ito. If you have a viewer there na nakapag-purchase nitong MSI GF63, please comment down below para makatulong sa mga ibang customers natin because your feedback are highly appreciated. As I mentioned before, dito sa video natin to sa YouTube, transparent tayo. Kung pangit, pangit. Kung maganda, sabihin natin. Kung pangit talaga, sorry. Sasabihin natin pa. So, I think we said everything on this unit, itong MSI GF63. Then again, guys, thank you for continue watching and supporting this page. Then again, this is Tito Dustin. Have a good day. Bye-bye.